Hello guys! Bago natin umpisahan ang ating video, gusto ko lamang magpasalamat dahil as of today, meron na tayong 10,000 subscribers. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at nagtiwala sa ating YouTube channel. So for today's video, isa na siguro ito sa mga perks, masasabi kong perks ng pagsusubscribe nyo dito sa aking YouTube channel. Kasi sa video ito, ituturo ko sa inyo yung isa sa pinakamahalagang benefits na makukuha or ma-avail nyo sa SSS. At yan ay ang inyong SSS sickness benefit. Kasi guys, for today's video, tuturo ko sa inyo yung step-by-step process ng pag-a-avail nyo noong benefit na yon mula kay employee hanggang sa ma-process na siya papunta kay employer hanggang mapunta na siya kay SSS hanggang sa makuha nyo yung pera nyo from your SSS benefit claim. So guys, let us help each other out. Tulungan ko kayo by doing this video na i-detail ko yung process. At the same time, matutulungan nyo ako for not skipping any part of this video. Kasi the higher the retention or the higher the viewing hours or minute sa video na yun, ay the more na i-recommend siya ni YouTube sa mga ibang nanonood or sa mga ibang viewers. Yung mga questions na magtatanong sa comment section na alam ko naman na na-discuss na sa video ito ay hindi ko nasasagutin kasi nga, syempre, na-discuss ko na sa video na to, so kailangan na lang talagang panoorin na maayos. So, ano pang inaantay natin? Without further ado, let us now begin. So, bago natin umpisa, ano nga ba muna ang SSS Sickness Benefit? So, ang SSS Sickness Benefit ay isang cash allowance na binibigay sa mga SSS members na hindi makapagtrabaho dahil nagkasakit or na-injury, either home or hospital confinement, ng minimum of 4 days and maximum of 120 days sa loob ng 1 taon. So para magamit mo to, dapat nung ikaw ay nagkasakit, ay hindi ka nag-avail ng inyong paid leave or company paid leave. Then, dapat meron kang at least 3 months contribution prior to the semester of sickness. Sa case natin na didiscuss ay personal case ko since last January 11 to 21, I tested positive for COVID-19. So, ang maganda nito, mas pinabilis ang process ng pag-file ng SSS sickness benefit kay SSS dahil lahat ng gagawin nyo or lahat ng gagawin natin ay online na lang. So ano ba muna yung mga requirements na dapat ihanda ko pag ako ay nagkasakit at para makapag-avail ako ng aking SSS sickness benefit? Ang pinakamalagang requirements dyan guys ay yung iyong medical certificate. Tinatanggap ni SSS ang medical certificate na gawa ng inyong mga doktor as long as kumpleto yung details nito. Like for example, yung address ng doktor, license number ng doktor, number of days kung kailan ka pinagpapahinga, and contact number noong doktor or ng clinic. Pero I advise na bigay nyo yung SSS medical certificate kasi may bago silang form. Unlike before na mag-fill up pa ng SSS notification form, ngayon kasi, meron ng SSS Medical Certificate, si SSS, na pwede nyong ibigay doon sa mga doktor nyo para less hassle at hindi na bumalik ang inyong sickness claim. So, yun nga, since COVID-19 yung case ko, kailangan ko rin syempre ng Certificate of Quarantine from our barangay. So, yung time na yun, 10 days na lang yung quarantine period. Kaya 10 days lang din yung na-approve sa aking sickness benefit. Then, syempre, para malaman na ikaw ay COVID-19 positive, kailangan din syempre ng positive test result. Pwedeng RT-PCR or antigen result. Unlike before kasi na required na RT-PCR, ngayon, kahit antigen result na lang, ay pwede na as long as naka-indicate doon na positive ang iyong result. So, aside from my SSS sickness benefit, mag-a-avail din ako ng aking EC sickness benefit or yung work-related. Pag on top of your SSS sickness benefit kasi,
pwede ka rin mag-avail ng EC or Employee's Compensation Sickness Benefit pag yung pagkakasakit mo or yung reason ng pagkakasakit mo or pagka-injury mo ay work-related. So, paano masasabi na pagiging positive ko ng COVID-19 ay work-related siya? So, madali lang yun, guys. Sa akin kasi, yung case ko, pumapasok na kasi kami sa office niyan. So, wala naman nag-positive sa bahay and wala din ng positive sa office. So, paano mo masasabi na work-related ang pagkakasakit mo? Since walang nag-positive sa bahay, isa lang ibig sabihin nun na while papunta ako ng office or pabalik ako ng bahay namin, ay nahawa ako ng COVID-19. Kaya dun papasok si employee's compensation. So, dalawa yung ipafile natin. First is yung SSS sickness. Ang pangalawa naman ay yung employee's compensation sickness benefit. Paano naman natin malalaman kung qualified ka sa iyong sickness benefit at kung magkano ang iyong pwedeng ma-avail? At para magawa mo yan, kailangan mo muna mag-login gamit ang iyong MySS online account. Pagka-login na pagka-login mo, pindutin mo lamang yung inquiry. Pagka-pindot mo sa inquiry, ito naman yung lalabas. Pindutin mo lamang yung eligibility, tapos pindutin yung sickness/maternity. Tapos ito na yung mga option na lalabas. Kung SSS lang ang i-avail mo, pindutin lamang yung SSS sickness. Pero kung dalawa, SSS sickness at EC, pindutin yung EC sickness. Since dalawa yung i-avail natin, pipindutin natin yung EC sickness. At sa page na to, dito mo na i-input yung confinement start date mo and yung confinement end date mo. Or yung araw na nag-start ka magkasakit and yung araw kung kailan ka na-release or natapos yung pagkakasakit mo. Make sure na magbe-base ka lang sa medical certificate na binigay sa iyo ng iyong doktor and pindutin yung submit. Tapos dito mo na actual na makikita kung magkano yung EC sickness benefit mo based dito sa akin na 10 days. Meron akong 480 pesos sa EC sickness benefit ko or 4,800 na good for 10 days na. And sa SSS sickness benefit ko naman ay 600 per day or 6,000 pesos sa loob ng 10 days. Take note guys na itong contribution or benefit ko ay ito na yung maximum na pwede mo ma-avail kay EC and SSS, yung 480 per day and 600 naman per day sa SSS sickness. So yun nga, nung nakakompleto ko na lahat ng requirements na kailangan, ay in-email ko na at pinorward ko na or sa aking employer. Next process, once na napasa na ng employee yung mga requirements for the SSS sickness benefit and EC benefit. So, ito na yung process pagdating kay employer. Oops! Stop muna. For sure guys, may natutunan ka na habang pinapanood mo itong video na to. So, by the way, this is Biyahe ni Kin. I am an HR/blogger. So, gumagawa ako ng mga video tulad nito, especially sa inyong mga government-mandated benefits. Gumagawa din ako ng travel ideas, tipid tips, at iba pa. At mga video kapupulutan ng aral gamit natin sa araw-araw nating mga buhay. Kaya kung gusto nyo ng mga video na yon, huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba at mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa susunod nating mga video. Yun lang, next step na tayo. So once na nakarating na kay employer mo lahat ng requirements mo for your SSS sickness benefit, i-open lamang nila yung kanilang employer portal sa SSS. Tapos pupunta sila sa e-services and pipinutin lamang nila yung submit sickness notification. Kung saan, dito naman i-input nila yung SSS number ng employee na mag-a-avail ng sickness benefit. So, tandaan na filing date must be within 5 days after ng start ng home confinement mo. While 1 year naman from the date of discharge for hospital confinement. So, pagka-input nila dyan ng SSS number ni employee, pipinutin lamang nila yung proceed.
Dito sa page na to, automatic na lilitaw yung pangalan ng member once na-input na yung SSS number niya. So, ang i-input lamang ni HR nyo dito ay yung start of sickness. So, yun sa akin nga, January 11, 2022. And home confinement. Confinement lamang yung nangyari at 10 days. Tapos, yung license number ng attending physician. Tapos, i-indicate din dito or input ni HR nyo yung date of notification, employee to employer kung kailan pinasa. So, yun sa akin, pinasa ko ng January 17. Tapos, nakabalik ako sa office noong January 21. Tapos, dito na matcheck kung work-related siya or hindi. So, kung work-related, pinutin yung yes and click proceed. At dito sa page na to, dito na mag-i-input or mag-a-attach ng mga documentary requirements. Kung saan, one per file lamang. So, ibig sabihin, dapat, for example, easy supporting documents, since marami yun, make sure na naka-PDF format yung isa-submit nyo. Kasi one attachment lamang per click dyan. So, sa medical certificate, since isa lang naman siya, kaya okay lang. Then, yung hospital records at iba pa, kailangan i-attach dito kung ano man pinasa ng inyong employee. So, tips lamang dyan sa mga HR na nanonood ng vlog natin ngayon, para mapabilis yung pag-upload ng file, make sure na na-convert nyo yung file nyo from JPEG to PDF. Since isang file lang kasi per attachment. So, kung naka-PDF siya, madami kang naka-indicate doon na file since marami ang requirements for easy claim. Tapos ito na, since na-attach na natin lahat ng required documents na dapat nating i-attach, for example, sa medical certificate, pag pinindot mo yung parang padamdam na blue dyan, malalabas dyan yung detailed na dapat present for the medical certificate. Then, sa easy supporting documents, make sure na attach mo yung lahat ng nare-require dyan para less hassle or para hindi mabalik or ma-reject yung iyong easy claims. Then, sa hospital medical records, ganun din, yung result lang din yung nilagay ko. Then, for certification, basahin mo lang yan. Tapos, pinutin yung certify and submit. Tandaan guys, nasa employer part ito. Baka kasi mamaya gawin nyo as employee, hindi nyo magagawa ito kasi nga, pag employed kayo, si employer ang magpaprocess ng inyong SSS and EC claim. So, pinapakita ko lang para at least meron kayong idea kung paano pinaproseso ng iyong mga employer or ng inyong mga HR yung inyong mga EC and SSS sickness claim. Para at least magkaroon kayo ng idea. Tapos, magsisend sila ng confirmation na you have successfully submitted the sickness notification of your employee indicating the SSS claim transaction number and EC claim transaction number. At the same time, mag-send din sila ng notification and email sa inyong mga employee or doon sa employee na pinailan ng SSS sickness claim. So, makaka-receive si employee nyo ng notification, kaya malalaman mo kung na-filean ka na ni employer mo ng iyong SSS sickness claim. Kasi nga, mag-i-email sila sa'yo at the same time, mag-notify din sila sa iyong MySS online account. At ito naman yung SSS branch sickness filing process. Dahil nga sumaabot ng on average of 2 to 3 months ang processing time ng approval ng medical evaluation ni SSS sa ating mga SSS sickness claim under Section 14 and 14-A of the Republic Act 1199 or the Social Security Act of 2018, employers are required to pay in advance the sickness benefit of qualified employees every regular payday or on the 15th and the last day of the month, and maternity benefit of qualified employees, which must be paid in full within 30 days from the date of filing of the maternity leave application. Failure or refusal to advance the said benefit will be subject to penalties provided under Section 28 of RA 1199, consisting of a fine of not less than 5,000 nor more than 20,000 and imprisonment for not less than 6 years and 1 day
nor more than 12 years or both at the discretion of the court. Kaya dapat talagang i-advance ni employer nyo yung sickness benefit nyo since matagal nga siya and it is mandated by law. At ito naman yung actual time frame ng aking SSS and EC sickness claim. So nakapag-notify tayo sa kanila noong January 17 and naka-receive tayo ng email na rejected nga siya dahil nga doon sa medical certificate ay hindi tinanggap. So tapos nag-refile tayo ulit noong March 10. Then na-approve yung ating application noong May 18 and once na na-approve na siya, ang gagawin na ni employer mo ay mag-reimbursement application na or submit sickness reimbursement application. At ito yung makikita nila for the list of approved sickness notification. Pipinutin lang nila yung claim reference number. Tapos ito na, i-fill up na nila yung unused company leave, then if the employee is separated or AWOL, and ito na, pag no-no yung mga sagot doon, pipindutin lang nila yung certify and submit. Tapos si employee naman, makaka-receive siya ulit ng email or text na nag-submit nga ng reimbursement application or confirmation na na-receive mo in advance yung SSS sickness claim kay employer mo. So, ang gagawin lang ni employee ay i-click mo or i-certify mo na na-advance nga ni employer mo yung iyong sickness claim. Tapos ito na, na-approve nga siya or na-ano natin siya noong May 18 and May 25 ay na-process na siya for payment. And magbibilang lang tayo ng another 3 to 7 days para pumasok siya sa ating account. Yung sickness kasi guys ay papasok siya kay employer while yung EC ay diretso nang papasok sa ating disbursement account. Yun lang. Thank you.